Yo, what's up guys? Usapang Play Turn Games na naman tayo. At sa video na to, pag-uusapan naman natin tong isang NFT game na ngayon guys, no, ay meron ng play to airdrop na pwede nating laruin at makakuha nga tayo nitong mga NFTs at kakastart pa nga lang nitong chapter 1 nila. At ito nga yung Portal Fantasy. Pero bago yan guys, balitang Wild Forest muna tayo at meron nga sila ditong bagong event na makakuha tayo nitong mga rewards at Wild Forest tokens. Ito ang Signal Fire event. So pagka pumunta tayo dito naman sa website nila guys, no, meron ditong panibagong tab. Ito ang Signal Fire. So isa itong event na pagka sumali tayo ay pwede nga tayo makakuha ng mga rewards. So pa-event nila ito guys bago nga mag-umpisa. Ito naman pinaka global launch nitong game. So para sumali dito naman sa event na to, punta lang kayo sa website at yun nga under ng Signal Fire ay meron tayo dito nakalagay na collect reward kasi nga ay nag-start na ako 12 hours ago. So pagka kinolect natin yan, tignan natin kung ano makukuha. Ayan, nagkaroon ako ng 5 tokens. So every 12 hours guys, no, pwede tayong mag light the fire. So after 12 hours at na-collect nyo na yung reward, ay pwede nyong pindutin ulit at magkakaroon nga yan ng transaction dito naman sa Ronin Wallet. So confirm lang natin yan. And after naman ma-confirm, ayan, nag-light na yung fire, you know. At meron din naman yung instruction. So punta lang kayo dito sa website. So under ng Signal Fire, every 12 hours pwede kayong mag-light the fire at yun nga, every 12 hours din, pwede nyong i-collect yung reward at i-light ulit yung fire. So repeat nyo lang guys, no, para makakuha kayo nito mga in-game rewards in preparation nga sa global launch. At syempre, itong pinaka-importante, makakuha tayo nitong mga Wild Forest token. Ang pinakamalaking pwede mong makuha dito, itong token big na merong 500 Wild Forest token. At very useful to guys, no? Pag-release nga ng game, pwede natin gamitin yan sa pag-rank up naman ng mga unit. So, dito na tayo sa game. Ina-explore ko na nga ito kanina at nag-enjoy talaga ako dito naman sa mga storyline ng game, sa mga quest. At pag-uusapan naman natin lahat ng yan. Pero kung gusto nyo laruin na kaagad yung game, ay huwag nyo kalimutan gamitin naman yung code ko guys, no? Shibusan Gaming para magkaroon ako ng mga referral points dito naman sa achievement board nila. At kaya din kung nakagawa na kayo ng account, pwede nyo rin naman gamitin yung username ninyo para gawing referral dun sa mga bagong mga pumapasok dito sa game at magkakaroon nga tayo ng experience dito naman sa quest achievements. So in short, para siyang Pokemon game at meron tayo dito mga pet. Ang tawag nga dito is mga purples at pwede din natin itong i-capture at pwede rin nating ilaban. So yun yung pinaka-gameplay nitong Portal Fantasy at MMORPG nga din to. Kaya nakikita natin yung mga ibang mga players dito naman sa city. At aside sa pet battles guys, meron din naman itong gathering, meron din itong crafting. So pwede tayong mag-gather ng mga materials dito naman sa paligid at pwede nating i-craft yan into items. And aside from crafting, gathering, meron din itong questing. So napakaraming pwede na nating explore dito pa lang sa beta test na to. So beta pa lang to guys, no? At hinati-hati nga nila yung beta na yan sa mga chapters. So maganda ngayon na pumasok na kasi chapter 1 pa lang. Natapos na yung prologue, pero dito guys, very early pa rin tayo dito naman sa game. At para naman sa chapter 1, ito naman yung mga rewards na pwede nating makuha pag nakaabot tayo ng mga certain level. So ito yung goal natin guys, no, is maka-extract nitong mga rewards as early as possible para nga ay makarami tayo dito naman sa play to airdrop na to. So kaya naman siya Portal Fantasy guys, no, kasi nga ang pinaka transportation naman dito sa game para nga makapunta ka sa iba-ibang klaseng mga lugar or mga mapa ay kailangan mong pumasok sa mga portals. At nasa fantasy genre din siya kasi meron tayo dito mga magic and everything. So nung may before naman itong chapter 1, nagkaroon nga sila ng prologue at yung mga sumali sa prologue na yon ay nagkaroon sila ng minting madness event. Meron sila mga free mint na mga NFTs at ito nga yung mga Shiba. Ayan. So swerte kayo pag nakakuha kayo nitong mga Shiba at libre lang to. Meron din itong mga rarities. So isa yan sa mga collection nila dito. And isa pa sa mga na-mint naman nung time na yon ay ito namang mga Obsidadile. So parang mga pet to na malakas siya. No? At sobrang konti lang tong collection na to guys. So ito yung pinaka-genesis talaga ng mga NFTs kasi nasa 40 lang lahat ang na-mint nga nito mga pet na to at pwede na natin tong ipasok sa game para gamitin sa mga laban. Pero take note lang din sa collection nila ngayon kasi yung collection nila guys, meron sila collection sa Avalanche at meron din naman silang collection dito naman sa Polygon Network. So kayo na lang mamili, no? Ako siguro mas prefer ko dito naman sa Matic or sa Polygon kasi mas mababa yung gas at mas mura nga kaysa naman dito sa Avalanche. So balik tayo dito sa game, ito yung magiging aso nyo pag meron kayo yung mga Shibas na yan. Yan, free mint lang yan. At ngayon naman nasa OpenSea siya, so murang-mura lang yan, you know. Ang pinaka-purpose yan ngayon is cosmetics pa lang, pero magkakaroon pa daw yan ng iba pang mga gamit in the future. Ito namang mga Shiba NFTs na to. Ngayon, pag nilaro mo naman tong game, ang kagandahan dito, meron silang magandang tutorial, meron silang magandang story sa umpisa para ma-immerse ka talaga dito sa game at matuto ka sa lahat ng mechanics ng game na kailangan mo malaman. Yun yung kagandahan sa mga laro na meron na talagang tutorial ay madaling mag-onboard ng mga players. So, ang kailangan nyo lang gawin ay pumasok sa game, ilalagay ko yung link sa description sa baba at laruin nga yung tutorial
tutorials. At pwede ka rin mamili ng appearance ng heroes mo. Heroes yung characters dito guys, no? At syempre doon tayo tumatagal sa paggawa ng character. At medyo natagalan din ako sa paggawa ng sarili kong character. And after nyan ay papasok ka na kaagad sa quest. At yung unang quest na yon, yun naman yung pinaka-tutorial sa game para matuto ka. Then tuturuan ka naman paano naman mag-capture nitong mga purples. Susundin nyo lang yung quest, tuloy-tuloy naman yan. At at the end of the quest, matututunan mo lahat about naman dito sa game. Ngayon guys, pag-usapan lang natin itong mga basic. So itong mga purples na to, kung meron tayong Pokeball doon naman sa Pokemon, ang gamit naman ng pang-capture dito, ito namang mga capture scrolls. So meron silang iba-ibang klaseng mga capture scrolls. Meron ditong good. So iba-iba yung success rate dito, you know. At yun nga, mas malakas na mga monsters or mga purples ay kailangan mo ng mas magandang mga capture scroll. And para naman sa mga capture scroll, ang pinaka-main na NPC niyan, ito naman si Gigi. Ayan, yan yung mga capture scroll dito. Meron dito mga bayad na mga parang pinaka-currency nila dito in-game. At makukuha mo yung mga currency niyan pagka pumatay ka ng ibang mga purples sa mga laban. Ngayon guys, parang Pokemon din. Para makahanap ng kalaban, kailangan mo lang maghanap sa mga bush, you know, or maglalakad-lakad ka lang tapos makakahanap ka na ng kalaban. So ganun din dito, at meron tayong tatlong lineup na mga purples na pwede natin gamitin. So dito ikaw yung magsaset. At meron din naman tong mga elements, ito namang mga purple na to. So pagdating sa laban, kailangan mo silang i-shuffle, no, on the go sa paglaban. Kasi nga meron mga element na mas malakas doon naman sa isang element, so matatalo yung purple mo pagka hindi mo inayos yung lineup mo. So kung meron kang mas malakas na element doon naman sa kalaban, kailangan mo silang i-switch yung mga purples mo sa laban. Iba pang mga magagandang mga features itong mga purples guys, meron tong mga skills, you know, meron itong mga strategy na pwede mong gawin. So dito pwede ka mag-attack, pwede ka mag-shield, pero turn-based to lahat ng nangyayari ito namang laban na to. And isa pa sa nagustuhan ko dito guys, no, aside sa mga battle, pwede rin tayong mag-gather ng mga materials throughout the world, at makakuha nga tayo ng mga materials para pang-craft ng mga potion, pang-craft ng iba pang mga items, at meron din naman parang pang-evolve nitong mga purples natin. At itong mga purples natin guys, pwede rin natin yan i-disassemble, you know, so pwede natin katayin. Kunwari doble-doble na itong mga monsters natin, so pwede natin katayin yung mga parts nila para nga ay maging materials din na pang-craft din natin ng iba pang mga items dito naman sa game. So ako nag-i-explore pa lang, at wala ibang paraan para matuto kayo sa game kundi pumasok na kagad sa game. At syempre guys, huwag nyo kalimutan gamitin yung code ko Shibusan Gaming para naman parehas tayo makakuha ng referral points. So short video lang yan, lalaruin ko muna yung game, pero so far na-enjoy ko. Maganda yung quest niya, maganda yung storyline niya, at lahat ng NPC pwede mong kausapin dito naman sa game, at makikita mo rin yung mga ibang mga players na naglalaro din. At hindi lang battle, hindi lang crafting, meron din itong mga puzzle doon naman sa loob ng mga quest. So abangan nyo yung mga susunod nating updates about naman dito sa game. Play to Airdrop Chapter 1 start na noong June 15, you know? So very early pa rin tayo, chapter 1 pa lang, at maganda nga na laruin na ngayon para makakuha na tayo ng mga rewards. Siyempre huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa usapang NFT games. Paki-like na rin po at share itong video. See ya guys!